Magandang araw mga paps. Ito na po yung full video ng ating ginawang PCB transfer method. Ito na po yung long video niya para masundan niyo po kung gaano kahaba yung ganyang pag-apply ng chemical. Pag lumagpas po kasi sa matigas na rin kasi sa yun, paglasin. Kailangan po magawa nyo yung tamang tagal ng pag-apply ng chemical. Pero dapat po, malinis talaga ng sobra yung PCB board natin para walang tuklap. Sundan nyo na lang po hanggang dulo para po makuha nyo. Ang ginamit pala natin dyan na solusyon, kasi dyan di ko pinakita dyan eh. Ang ginamit natin na solusyon dyan yung nail polish remover na babi ang tatak saka ethyl alcohol lang. Halimbawa, ang mixture niya, halimbawa may 150 ml ka na na alcohol. Kalatiin nyo lang po yun, saka ihalo nyo doon yung isang buti na nail polish solution, a solvent na babi ang brand, yung nakabuti, yung buti mismo, matapang kasi yun eh. Pag mga ordinary kasi walang bisa yun eh. Ko dito yung mismong picture ng solvent na yon para makita mo. Meron naman yun sa mabibili sa online o kaya sa sa akin nabili ko sa Robinson yun eh. Robinson supermarket sa mga cosmetic. Yan, meron dyan. Okay po, sundan nyo na lang po. Pakishare na rin po ng ating video para po makita din po ng iba, ng kapwa natin mahilig sa DIY, nang makuha din po nila yung tamang para hindi na rin mahirapan paggawa ng PCB. And simpleng lang, kung makuha nyo po, mas madali lang paggawa ng PCB pag nakuha nyo yan. Yung ginamit pala natin na printer dyan ay HP LaserJet na 12W. Toner yung kanyang ink. Yan na po, sundan yan po. Complete details na po yan para hindi na kayo hirapan. Sarel kasi, sikans lang kasi, minuto lang eh. Doon ko kasi pinos ng una eh. Dito na po sa YouTube natin ipupost para pwede yung long video. Okay po, salamat po. Saka nga pala, huwag niyong hawakan ang PCB board na malinis na para iwas tuklap. Isa din kasi yun sa natutuklap pag nahawakan yung PCB natin pag malinis na yun. Pati yung yung black layout natin, iwasan din na mahawakan natin yun. Kaya napansin nyo, hindi ko inahawakan siya ng yung pati pag cut ng layout natin kasi may liquid yung ating kamay. Pag once na dumikit yan doon, yung bahagi na nahawakan mo, hindi yun kakapit, tuklap yun. Ganon din sa copper side ng PCB natin. Iwasan nyo rin na mahawakan. Okay po, yun na lang po.